Title po nito is Set Your Face Like a Flint. Set Your Face Like a Flint. Subtitle, Learning to and Staying in Focus. Learning to and Staying in Focus. Ano yung focus? Okay. Objective natin that we may learn how to focus and stay focused on the Lord. Sinabing focus, ano yung focus? Stephen? Nakatutok. Yan, okay. So, alam ni Stephen yun kasi dahil si Stephen, problema rin ko minsan na makapokus. Lahat ako ng bata, actually. Right, si Shannon, pag may nakikita siya, tinutuwan mo lang kung ano, may maingay doon, di ba? Kahit sa church, di ba? Dito, gutom ka na, ang hirap mag-focus. Pagod ka, ang hirap mag-focus. May maingay doon, may ibang iniisip. May nangyari kanina, may iniisip ka gusto mangyari. May umaway sa'yo. Ano pa? Nakita ka ng pogi, maganda. Hindi mo makapokus. Ano pa? Madalas siya, maingay. Wala kang sa shadow ngayon. Madalas ka, maingay yung anak mo. Okay? Kaya gusto mo ikulong. Makapokus ka. Ni Stephen, pag yung nanonood dito, doon siya sa kabila, nag-aaral, hindi makapokus. And maraming bagay na ngayon, inaayos natin dito, kaya tayo nakasenta rin dito. Hanggat maaari. Yan, may aircon pa. Sarap bang aircon? Hira. Hindi ko naranasan yun sa ano. Pero masarap yung naka-aircon, di ba? Nakagalito tayo. Hirap na nakikinig ka ng preaching, pinapawisan ka. Okay, hindi naman yun, minsan. Pero minsan, alala ko kasi dati, pag talagang summer, April, pambira, gusto ko talagang makinig, kaso tumasakit na yung ulo mo sa init. Okay, sa bagay, iba sa atin, sanay siguro dyan. Dati, sanay ako dyan. Ngayon, hindi na ako sanay. Pag natawa ako, hindi ko kaya. But anyway, so, binasa natin yung, actually, hindi nabasa lahat, no? Pero, usahin na nga natin. Kunti lang naman ito, eh. Usahin natin, ano pa nangyari after nung sinabi niya, I will say, set my face like a flame, and I know shall I, that I shall not be ashamed. Ay, basa mo. Ay, he is he that justified me, who will condemn it with me? Let us stand together. Who is my adversary? Let him come near to me. Behold, the Lord God will have me. Who is he that shall condemn me? Lo, they all shall wax old as a garment. The moth shall eat them up. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? Let him trust in the name of the Lord, and say upon his God. Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourselves about with sparks, walk in the light of your fire and in the sparks that ye have kindled. This shall ye have of mine hand, he shall lie down in sorrow. So, ang book of Isaiah kasi is, alam nyo na, hindi pa alam. So, familiar na ba kayo mga bata sa Israel? Ang yan yung pinag-uusapan yun eh. Ang Diyos ay nag-umpisa, syempre, meron si Adam and Eve, nagkaroon ng marami silang anak, hindi sila nagtapat sa Panginoon, galit sila sa Diyos, pinatay sila lahat, di ba? Alam mo si Noah's flood? Ano natin? So, ilan natira? Walong tao, tapos nagloko-loko na naman sila. So, hindi lang pinatay ng Diyos lahat ng tao. Ginawa niya, nag-umpisa na lang siya kay Abraham. So, guys, Abraham, may pinatay sa Diyos. So, yung mga nabi-anak ni Abraham, hindi lahat, pero yung saan yung pangako ng Diyos, nasasamahan sila, yung kanilang lahi, kay Isaac, at kay Jacob, sila yung naging Israel, bahay ng Israel. Kasi yung dala ka ng jacket eh. Diba, sabi ko lagi sa inyo, hindi nyo kailangan, lagay isang bag. Yung bag nyo, yung Bible, may jacket. Okay? Ganun. Latin ako. So, yung Israel, yung bahay ng Israel, sila yung people of God dati. Okay, sila yung tinuturo na paborito ng Diyos. Naprotektahan sila, nagtuturo sila, pero inutusan din sila. Naglilingkod sila sa Diyos. Ngayon, naging matigas din ang ulo ng mga anak-anak nila. Tapos, ang nangyari sa kanila, nasakop sila, di ba? Sa panahon ni Isaiah,
hindi na sila United Kingdom. Yung dalawa na sila, hacking na sila. Isang Israel at Judah. May kaharian yan. So si Isaiah, yung propeta, ano yung propeta? Preacher lang yun. Yun yung kinakausap ng Diyos, accurate yan, walang kasinungalingan. Kaya, sinasabi niya to sa mga... Ganyan niya sinasabi to. I believe sa Judah kasi si Isaiah. Pero may mga part na sinasabi rin sa buo Israel. Kaya sinasabi niya dito ngayon, wina-warningan sila. Kasi hindi pa sila nasasakop lahat. Later, masasakop sila. Okay? Pag-aaralan nyo naman, mga bata, nasakop tayo dati ng ano, sumakop sa atin. Wala akong China. Una, Spanish, then Japan, US. Actually, ngayon, di na uso yun. Pero may lang pa rin yung away, pang-alipin yung mga yan. Okay? So kasi ganun talaga sa Satan, di ba? Pinag-aralan sa Revelation, yung beast, kingdom, yan, hindi niya lalo na. Mas mayiging oppressive pa yan. But, sila, hindi pa sila nasasakop yung time na to, winawarningan sila. Pag hindi kayo nagtino, hindi kayo nagtiwala sa Diyos, kayo ay masasakop din, mapapatay kayo. Karamihan sa inyo, gusto nyo ba yun? Maubos kayo? Hindi nyo gusto mangyari yun. So, walang tao may gusto ng gano'n. Lahat tayo gusto natin mag-continue. Sinaawa tayo sa mga bansa na ino-oppress. Pero especially, sa itong lahat kasi nung nasa Bible, may kinalaman spiritual natin. So kahit yung mga lumang kwento dito, may kinalaman, may matututunan tayo. Kaya titingnan natin ngayong umaga, ano yung lesson sa atin ngayong umaga. So pag sinabing focus to cause to be concentrated, sabi ni Stephen Carina, di ba? Kailangan mo mag-focus. Pag hindi ka nag-focus, kalimutan ko dalhin yung aking props. So, pero alam niyo na ito, sabihin ko na lang. Sabihin niyo yung imagination niya. So, umiinom ba kayo ng mga rin juice? Naglagay ako ng tubig, tapos nilagyan ko ng konting juice lang. Ano lasa nun? Matabang, di ba? Iinumin mo ba yun? Parang tubig na lang inumin ko, huwag yan, di ba? Eh, paano kung masyadong ano naman, concentrated naman? Gusto niyo ba yun? Matamis. Maaalak, ano man yan. So, dapat tama yung timpla. Isa yun sa mga definition ng focus. Sabi dito, to bring into focus, to adjust the focus of. So, minsan kasi kailangan mo adjust eh. So, may tama naman to. Sobrang aga mo sa church. Hindi yan, tulog pa si pastor. Dito ka na. Huwag naman ganun. O kaya gusto mo, pati Sabado, Friday, Monday, may church. Ganda sana, kaso hindi ganun. Basta ka ng Bible sa bahay. So, ano pa yung mga sobra? Dapat tama lang. Sabi sa Proverbs 25. Ano na? Sabi sa Proverbs 25. Sorry. 4:25. May basa rin dito. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Okay, so natapos na yung Proverbs, di ba? So, yung sabihin nung let thine eyes look right on you, diretso lang, focus ka. Huwag kang ano, patingin-tingin ko saan-saan, especially ito pag nagda-drive, di ba? Pag nagda-drive ka, konting likod mo lang dyan, ay, nalaglag yung cellphone. Pinulot mo, nag-drive ka? Okay ka, biglang may tumawid dyan. Diba, ano pa yung kailangan ng focus? Actually, maraming bagay eh. So, minsan ako nag-replace, di ba? Tapos may kukulit dyan. Wala ako, di ba? Pangit, di ba? Pangit pahingan. Minsan nakakatawa, di ba? Pero sinabi dito, pag sinabi nga, focus ka. Tumingin ka lang sa isang bagay, so yung diretso. May, spiritually, ibig sabihin lang doon yung huwag kang, may problema ako dito, di ako mag-church. Ay, may problema ako dito, di ako babasa. Okay? Kulit ng anak ko, di na ako may pinig. Mga ganon. Stop na ako sa lahat ng ginagawa ko tama. Hindi, gano'n. Sabi sa... Marahin pa tayo dito eh. Sabi sa Romans 12:2, actually ito, karamihan dito pwede natin gamitin, pero napili ko yung Proverbs 15, Isaiah 15. Sabi sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what it, that is good and acceptable and perfect will of God. Amen. Balikan natin yan. Pero sabi dito, baguhin mo yung iyong utak.
At huwag kang sumali dito sa sanlibutan. Eh, lahat ng tagabay-bay sa apa, nag-tiktok, eh, ako na lang, hindi. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Diba? Pwede yun. Huwag kang ano, alam niyo ba yun? Alam mo ba yun? Ah, good girl to, ikaw. Alam mo ba yun? Okay lang, hindi yan, alam mo ba yun? TikTok? Ibabalaro sa US yun eh. Okay? Hindi naman masamang-masama yung kaso, katapin na gumagamit kasi nung masama, so iwasan mo na rin. Diba? Kung makalokohan pa na yun eh, gasta niya kalang ng data doon, manood ka lang ng YouTube natin. Natutunan ka pa. May sabi, huwag ka doon, para makafocus ka sa gawain ng Diyos, huwag kang pumupong sa sanlibutan. Amen? Sabi sa Hebrews 12, ito, buong ano na rin ito eh. Sabi nito sa Hebrews 12, 1 and 2, wherefore? Sayin nyo rin. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay every weight aside. Okay? Yung mga hindi mo kailangan, iwanan mo na para makapag-focus ka doon sa kailangan mo. And the sin which that easily beset us. And let's run the race with patience. The race that is set before us. So may pinapatakbo sa atin. Lagi natin nabanggit yung mga battles, hindi mo kailangan labanan lahat. Pero yung dapat mong ilaban, labanan, inalabanan mo. So ganun din yung parang karera. Ay gusto ko, ako pinakabilis tumakbo, ako pinakabilis magbike, ako pinakabilis mag-wait. Ako pinakabilis magsalita, ako pinakabilis mag... Dapat pinakamabilis, ikaw... Hindi, ganun. Bilingin mo lang, di ba? So saan mo gusto mo yung pinakamabilis? Mag-memorize, oh, maganda yun. Yung Bible, ano pa, makinig. Mabilis yung makinig. Sabi nito, looking unto Jesus, the author and finisher of hope. Yun ang focus. Nakatingin ka sa Panginoon, may nakaasal sa'yo, may hindi ka maintindihan, bata pa ako, matanda na ako, pamilya ako, as in naman, hindi mo ba pwedeng unahin ng Panginoon kahit yung pamilya ka? Diba? Nga, example lang pastor eh, diba? Yung mga pare nga, doon yung isang nag-aasawa, makapag-focus kami sa gawain ng Diyos. Alokohan yun. Mga pasto, may asawa eh. Diba? Sa Bible, si Peter may asawa. Kaya yun, look unto Jesus. Kung ano siya sabi sa salita niya, ginawa niyang example, doon tayo tumingin para hindi tayo makapag-focus. Amen? Sa Luke 10, ito, maganda to, sabi dito, babae. Si Martha and Mary, magkapatid. Anong ginawa ni Martha? Masipag si Martha, kaso, si Mary, pag may preaching time, nakikinig siya. Hindi naman forever yun, di ba? Ang church, ilang beses na ba tayo? Tatlong beses lang tayo. Dinagdag mo yung Friday, di apat lang, di naman araw-araw, di naman 24 hours, di naman 10 hours, di naman 5 hours. Di ba? So kaya si Mary, sabi dito, si Mary, Bible study time, nakikinig siya kay Jesus. Si Martha, eh maganda, masipag si Martha eh. Nagluluto siya, di ba? Yung nagawa niya. Sabi ni Jesus, and Jesus answered unto her, saying, taan natin ito. Luke 10:41. And Jesus answered, saying to her, sabi ni Martha, patulungin mo naman si Mary. Sabi ni Jesus, Martha, Martha, thou art careful and troubled with many things. Hindi siya makapag-focus eh. Kasi kailangan malinis to. Maganda naman yung aso, panahon na ng Bible study, panahon na ng pakikinig, eh, kailangan magtrabaho eh. May panahon dun eh. Kung focus ka muna, ano kaya sabi ni Jesus about Mary, but one thing is needful and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Alam niyo ba yung mga bata? Yung ginagawa natin ngayon, dami kong kilala, ngayon naghahapit na maglingkod sa Diyos, matanda na. Ngayon sila magkakabisado ng Bible, ngayon sila attend, ngayon sila, ang hirap na lang pag matanda ka na, pwede pa rin naman. Pero the best yung mga edad nyo. Eh, mga edad ni Antel. Actually, yan, mga bata pa, kahit ito, mga nag-Bible, mame-memory na si Aiden eh. Parang mas, ang ganda pala nung mame-memorize. Alam ko yan eh. Sinabi ng Diyos yan, ganyan yan eh. Tapos alam mo, bata ka pa. So, pag naka-focus ka, puro Bible, puro salita ng Diyos, hindi ka maluloko, may gilokoloka tulad ni ba? Ano yung Diyos ba? Paano?
Ano nangyayari doon sa mga tao? Niniwala ba? Alam niyo ba na may tao may ano? Hindi niniwala may Diyos? Ano nangyayari yun? Naloko sila. Hindi sila nag-focus sa katotohanan. Tapos, pati yung mga excuse ng mga atheist, ginawa nila, lahat tayo, tao lang. Hindi mo kayang malaman yan, therefore, huwag mo nalabi. Eh. Mga ganong excuse ba? Okay, so, Ephesians 4:29, sabi dito, both focus pa rin to, lahat naman to, let no malap communication be out of thy mouth, but that which is good, ganyan sa pedifying. So ngayon, hindi magaling yung gusto kong magpwento lagi, gusto lagi may kausap, gusto kong salita ako ng salita. Yun ang gusto ko eh, basta rin, ba't ako pinipigilan? Sabi dyan, wag, pag yung mga kolap na, okay, malaya ka ng salita, pero kasi sabi ito, huwag yung kolap. At kung may sasabihin ka man lang din, eh doon na sa makakabuti at makaka-build up sa mga tao yung mapapalakas sila sa pananampalataya, hindi sila matitiso, hindi sila manghihina. Ay, narinig kong magsalita si ano, si Joshua. Ayoko na mag-church. Bakit ang sinabi ni Joshua? Diba? So, dapat yung effect ng ating sinabi, nagsasabi, ikabibuild up ng tao, hindi ka ilalaglag, hindi ka yung panghihina. Okay? Hindi discourage mo kung sino yung tao. Gawin yung tama. Ayaw ka namang soul winning. Ano yan? Wala naman dyan eh. Maliligtas naman yan, sabi ng Diyos, kahit anong gawin mo. Hindi totoo yun. Okay? So, huwag kang maka-discourage. Sabi sa Proverbs, tapos tayo dyan. 1 Peter 1:13. Mas na lang ko. Benta kasi lahat ito, kaso wala tayong time. Pero last na lang. Ito, wherefore, gird up the loins of your mind and be sober. And hope to the end for the grace that is brought unto you at the revelation of Jesus Christ. So sabi niya, yung sabihin ng gird up thy loins. So, sa panahon natin ngayon, parang belt kasi yung gird. So, si mga anak ko, alam na yung pag, oh, tatay, nag-belt na, saan ka pupunta? Alam mo agad yun, di ba? Kasi pag aalis ka, di ba? Oo, lalabas ka. So, ganun tayo dapat. Sabi ang sabi nito, the loins of your mind. Kaya ngayon, service niya, mag-aaral tayo, dapat maghanda na kayo. Sabi nyo, mag-focus kayo sa dapat nyong gawin. Okay? So, yun na muna. Kaya sabi dito sa ating points. So, ngayon, may makikita natin sa top chapter natin na mga paraan para tayo mag-focus. Okay? Para tayo mag-focus, mag-concentrate. Hindi tayo wala sa timpla. Hindi tayo malabdaw, matabang. Tamang-tama yung timpla natin kasi nakapokus tayo sa tamang bagay. Okay? Pero gusto ko lang muna masabihin, saan tayo dapat mag-focus? Ito medyo obvious na sa atin mga past, ano, preaching. So last week, di ba? Winning. Nalan yun? So, ano dapat natin panalong, ano, laban. Siyempre yung mga bagay na importante. Sabi sa Colossians 3, set your affection on things above. Yung mga spiritual. Sabi sa 2 Corinthians 4, those things that are not seen. So yung mga bagay na nakikita natin, eh, wala na naman anong, ano kami, nahihirapan ako sa ganito, nahihirapan ako sa ganyan. Eh, expectation ng Diyos sa'yo, mag-church ka pa rin. Mag-aaral ka pa rin, salita ng Diyos, kahit nahihirapan ka, i-discourage siya, matanda na ako para dyan eh, bata pa ako para dyan. Pag-exampto ka naman sa edad, eh, busy ako. Wala, puro excuse. Hindi ganun, ha? Okay. So, paano tayo mag-focus? Okay? Alam na natin yung dapat tayo mag-focus sa gawain ng Diyos, sa mabuting bagay. Okay? Ang problema natin yung paano tayo mag-focus. Okay? So, number one, either i-adjust natin kung wala pa tayo sa focus or hindi pa talaga natin alam. Paano tayo mag-focus sa gawain ng Diyos? Ano? So, meron tayong lima dito. So, number one, sa verse one, sabi dyan, na say the Lord, where is the bill of your mother's divorcement? So, alam nyo mo yung divorce? So,
So isa magandang nangyayari sa tao ng sa tao ng buhay. Sa buhay ng tao, ano yun? Ano yun yung mga magulang nyo? Lalo na kung maganda yung pag-asama nila. Ang gusto nila mangyari, di ba? Excited yan, magkasal sila, di ba? Maging kasama-kasama sila. Alam nyo, kailangan may mga seremonya tayo dyan eh. May gastos pa yan kasi para lang ma-celebrate yung magandang union ng mag-asawa. Amen? Sino yung mag-asawa na? Huwag ka, banta pa kayo. Pero darating kayo doon. Okay? Yun ang magandang buhay. Hindi maganda yung ano, gusto ko single. Ngayon, kung talagang wala, di tsaga na lang. Pero, karamihan tayo mag-aasawa. At kaya pinaghahandaan natin yan. Amen? Pero sinasabi dito, pag sinabing divorce, yung magandang pagsasama na yun, naghiwalay. Okay? Ano nangyari? I love you before, but now no more. Ay, sinasabi ni Pastor eh. Mahal talaga kita naman dati kayo, hindi na. Ang pangit doon, nasama doon, paano yung mga anak nyo? Ay, matanda na mga anak namin. Stay, kayo, paano kayo? Hindi gusto ng Diyos yun. Maalala nyo sa mga ating preaching natin. Sabi doon, saan pa yun? Malaki na tayo. For the Lord hate, ayaw niya ng putting away. Okay? Yung context doon is divorce, ayaw niya yan. Ayaw niya naghihiwala yung mag-asawa. Kahit saan mo sa Bible tingnan, pinagsama kayo, magsama kayo, huwag kayong maghihiwala, yan ang sinasabi sa Bible. Pero ang sinasabi dito, again ha, sinabi ko siya kanina, itong mga Israel ay parang sinasabing married sila sa Panginoon. Okay? So dahil ang Diyos ay Diyos nila at sila ay people of God. Pero sinasabi dito, hindi magandang ano, di ba? Naghiwalay. Inupo para sa isang mag-asawa, naghiwalay. Whom I have put away. Sino nga aking divorce? Or which of my creditors is it to whom I have sold you? Sa Tagalog, kanino kayo sinanla? Pwede ba isanla ang tao? Kung ako mali, hindi. Di ba? Alam niyo ba isanla ang bata? Kunwari, dati itong aming gold ring, ginto ito eh. Kaya dati kapos-kapos kami sa pera, sinasalita namin ito. Alam mo nga, mawawala ito. Kasi minsan, ang hirap tubusin. Kung tubusin mo, mas mataas na presyo yun. Diba? So, ang gusto ko lang sabihin dito, pag ikaw ay may nangutang ka, ang hirap magbayad, di ba? Kasi kaya nga nangutang, kailangan mo pera eh. Kasi ngayon, babayaran mo yun, so hindi stable ang buhay mo. Ganun din, pag naghiwalay kayo, hindi kayo stable. Tatanungin ka, nasa asawa mo, ba't di mo kasama? Kulari, walay na ako. Pangit, di ba? Uy, wala akong mapagsabihan ng problema. Kung di ba may asawa ka, walay na ako. Pangit ng ganun. So hindi stable ang buhay mo, okay? Pag naghiwalay kayo, pag may utang ka, may kasalanan ka. So point number one, para ma-focus ka, okay? Number one, by having stability in life. Dapat, di ba? Kahit yung ito. Nakita niyo yung dalawa nating camera, di ba? Sino mas stable dyan? Nasa baba, nasa taas? Nasa baba, di ba? Kasi meron siyang tatlong paa. Ito, nakasabit lang maghinangin. Yung hagin yung ganyan, di ba? Hindi stable. Alam niyo bang, kailangan mo para makapag-focus ka. Kaya itong isa, pag hinangin yan, hindi nakaka-focus yan eh. Okay? So, ganun din kayo mga bata, di ba? Kaya, kumain na ba kayo? Lagi kong tinatanong sa inyo, pag may hindi na kayo pumantay, kumain na ba kayo? So, makikinig tayo ngayon! Hana, makikinig tayo. Di ba? So, pag gutom ka, makakapakinig ka ba ng maayos? Pag may problema ka, iniwanan sa bahay, makakapakinig ka maayos, makakapag-focus ka. Di ba? Ang hirap. Kasi nasabi dito ng Panginoon, paano sila mag-focus? Yung past nyo, napaka hindi maganda. Again, di ko sinasabi pag may pangit kang past, okay, wala ka na pag-asa, hindi yung sinasabi ko. Okay, pag broken family ka, financially broken, may criminal record ka, okay, mawawala yung stability mo kasi wala kang maayos na, ano mo, wala, hindi ka makafocus kasi yung base na dapat na meron ka, foundation mo, okay?
wala ka, hindi ka makakapag-focus. Amen? So sabi sa Luke 10, nabasa ko may Luke 10 kanina, nabasa ko, di ba? Sabi dyan, and Jesus answered and said sa Martha, di ba? Pag isip ka ng isip, ano nangyayari, anong gagawin natin, katulad natin. By the way, isa pa sa mga dahilan, bakit kaya-pitching natin. Last week, yung winning, di ba? Kasi third year na tayo. Ganun din tayo sa third year natin. Kailangan matuto tayo mag-focus. Hindi pwede tayong tumingin sa ibang church na ginagawa nila doon. Ay, dapat maganda yung building, may campaign na dito. Kala may nag-baptist, may campaign na dito. Meron dito, mula ka lang. Okay din naman yun. Kasi iba naman natin. Iba dyan, dyan pa yung offering plate. But gusto mo nakapag-focus tayo, huwag mong tingnan yun. Ba't tayo iba sa iba? Huwag mong tingnan yun. Mag-focus tayo sa mga bagay na importante. Okay? Kasi ang church din makakausad. Okay? So number one, dapat stable ka. Okay? Yan, parang yan. Dapat stable para makapag-focus. Pag hindi yan stable, naka-ali lang kung saan, ang hirap mag-focus. Amen? Bakit ka nasa church? Dahil lang sa kung ano mang bigas, sa pagkain. Ang hirap mag-focus. Diba? Eh kaya nasa church ako kasi pinilit ako eh. Mahirap din yun. Pero ngayon, ano yung maganda? Again, kaya sinabi ko rin na yung pag-ano ng focus, na-adjust naman yan eh. Ito maganda sa mga camera ngayon, auto-focus na yan eh. Pag gumawa yan ako, auto-focus na yan eh. Kayo, naka-auto-focus tayo. Sana, dapat ganun tayo. Pag unwari, siya yung kailan, biglang ano, ano ba nangyari, gunwari. Eh, nalipat kami sa ano, ibang bahay, pero malapit pa rin naman. Hindi ka na mag-church, ganun ba yun? Sabi nga sa inyo, ako yung church namin dati, nasa Masina, galang mo yung Masina. Ang tipolo. Pero chinachallenge ako ni Pastor, kung church ka, attend ka. Kung mababayaan yan, every ano, tatlong beses yun, isang linggo. Ano ba yan sa buhay ko nito? Puro church na lang. Eh, tinatanong mo, ano ba gusto ng Diyos? May pinapahirapang alam mo ng Diyos para mahirapang? Ay, hindi. Para sa iyo yun, tinuturo ka mag-focus sa kanyang gawain para mag-focus kayo sa salita niya. Sa kalayaan ba niya, ito ka rin mag-focus. Ano ba gusto ng Diyos? Gagawin mo ngayon yun. At pag ginagawa mo na yun, pinagpapahala ka ng Diyos, nakaldong ka pa rin. Hindi ka pa ganyan-ganyan na, dito mo sa Diyos ito, parang tipaklong, lipat-lipat. Hindi ka naman tipaklong, di ba? Kaya dapat stable ka, yung buhay mo, ayusin mo. Pamilya mo, ayusin mo. Yung finances mo, ayusin mo. Hindi pwedeng, hindi, pray na lang ako, tinawagan pa ba ako? Diba? Pwede ba yun? Kaso binabasa mo rin yung Bible, sabi dito, pag hindi nagtrabaho, huwag kumain. Paano yun? Diba? Kailangan magtrabaho na maayos at lang, ano. So number two, listang oras. Sabi dito, wherefore, when I came, there was there no man. When I called, was there none to answer? Ano siya sabi dito? Tumatawag pa kayo sa Diyos. Nakita nyo, sinasawag na kayo. Tumatawag pa kayo sa Diyos. Pag may problema kayo sa buhay nyo, huwag nyo sisingin ng Diyos. Ang tanong mo sa sarili mo, tumatawag ka ba sa Diyos? Ano problema? Nag-pray ka ba? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Pag may sinabi siya, ginagawa mo ba? Kasi kung ginagawa mo yun, wala kang problema eh. Makakapag-focus ka. Pero kung hindi, yun ang problema. Kasi nasabi niya dito, is my hand shortened at all? Ano may polio bang Diyos? Ano yung polio? Diba? Nakita ko niya, yung isang paa, ganyan, kamay, pag-gumanyan niya, ba't mas naigli isa? Diba? Or have I no power to deliver? Lord, sa gipin mo ako, ay sorry, hindi gawain eh. Ganun bang Diyos? Diba? Behold at my rebuke, I dry up the sea. So alam niyo ba yung, sabi naman sa ano, mga scientists, kasi sa, alam niyo Africa? Alam niyo Africa? Ayun, may mapatay doon. Ano meron sa Africa? Lalo doon sa taas, sa Sahara. Puro desierto, di ba? Alam niyo ba na dati dagat daw yun? Imposible naman yun, di ba? Hindi, nga sabi. Kasi doon sa gitna ng desierto, may mga fossils ng isda, mga shells. Paano nangyari yun? Well, isa lang ang dahilan. Dati, nakalubog yung sa tubig. Yun ang sabi. Kasi, yun ang sinasabi rin sa Bible.
Pag gusto niya, kahit daming tubig na gusto kong tuyuin niya, matutuyo yan. So, sinasabi natin sa verse 2, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Pag tumawag ka sa Kanya, kaya niya mag-deliver. Kaya niya magligtas. Okay? So, kaya nasasabi dito, para makapag-focus tayo sa gagawin natin, eh, takot ako eh, baka hindi ako sagapin ng Diyos. Ay, mas solve tayo, takot ako, baka ano tayo eh. Mag-COVID tayo, kaya... Puno katakot! Alam mo ba ng Diyos ay makapangyarihan to deliver? So, number two, we can focus, number one, by having stability. And then number two, by knowing that the Lord is all-powerful. Pag alam mo ng Diyos kung may pinapagawa sa'yo, at gagawin mo yon, parang mag-focus ka doon, dapat alamin mo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Okay? So, alam na natin yan eh. Pero minsan kasi sa bibig lang, naririnig lang natin, pero tayo titiwala. Pero ang totoo, talagang siya ay makapangyarihan sa lahat. So ako nung bata, ako marami nung excuse. Parang kayo, hindi ko kaya, baka ganito, baka ganyan. Hindi ka na makapuos. Ah, ganito lang pala yung dahilan. Sabi, magtiwala ka sa Diyos, kaya niyang gawin yung gagawin niya. At pinangako niya na gagawin niya pag naglimpod ka sa kanya, for example. Okay? Ano gagawin mo ngayon? Pag alam mo, nagtitiwala ka siya, nagagawin niya yung dapat niyang gawin, ah, mag-focus ka kasi, hindi ka isip lang isip, baka ganito, baka hindi ganyan, baka ganyan. Diba? So, madaling mag-focus, amen? Amen. So, ganun yun. So, nung, para makapag-focus kayo, alamin nyo, at malaman nyo, at magtiwala kayo na ang Diyos ay kaya niyang gawin ang kanyang pinapangako. Amen? Ano mga concern ng mga bata? Sige, Jesse, ano mga concern sa buhay? Wala pa masyado eh. Si Lian, anong concern sa buhay? Problema eh. Lagi mo iniisip. Wala pa? Meron. Ayaw na sabihin. Ayan, yung mga bata, school. Ayan, class na ba kayo? Mahira kayo. Wala. Bata pa kayo. Meron iba ganun. Yung iba sa inyo. Yung Facebook mo yung mga kaibigin nyo dun, di ba? Yung Facebook, puno ganun lang concern sa buhay eh. Yung crush ko, ganyan, ganyan. Ako na pala siya, no? Hindi ko na nasabihin, hindi. Taga doon. Wala eh. Hindi makapokus kasi wala, hindi stable. But I, hindi ka natitiwala na kaya ng Diyos lahat. So number three, move on tayo. Sabi sa verse 4, the Lord had given me the tongue of the learned. Okay? Pwedeng learned yan, pwedeng learned. Pero mas maganda yung learned pag noun. Okay? Paano kayong learned pag ano? Ganun pronunciation. The learned. The Lord God had given me the tongue of the learned that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakened morning. He wakeneth morning by morning, he wakeneth my ear to hear as the learned. So, yung sabihin ito. Yung sinabing learned, matatalino to, tiniruan, natuto. So, paano ka magiging magpo-focus? Paano ka makapag-focus? Nakita na ba yung tao matalino? Sino kailangan ng matalino? Pamela. Nakita ka na yung tao, kilala mo talaga. Talino na yung tao to. Parang nakapokus siya lagi. Kilala mo gano'n. Last mate mo, sino ba? Ha? Ikaw? Jesse, may kilala mo gano'n, talino. Nakapokus lagi. Pag galing naman, itong tao to, hindi ko na, ano to na, apaman-taman. Uy, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam eh. Hindi siya ganun. Alam niya agad. May plano na. Alam niya yung sabihin niya. Yung sabi dito eh. Nakakita ba ganun? Kilala ko ganun. Sino? Ha? Si? Ako yun. Salamat eh. Yan. So, sinong subukan mo maging ganyan? Yan po yun. Si Lia. May kilala ko ganyan. Ako may kilala ako. Siyempre, marami naman. So, pero yung mga na-imit ko, yung sabi sa pastor,
alam niya yung ministry. So, hindi siya matalino sa lahat ng bagay. Pero sa mga bagay na focus ka, kasi natutuwa, natutuhunan mo na yun. Di ba, natutuwa mag-focus eh. Kunwari yan, mga doktor, si daddy yan. So, kailan pala, inaayos niya yung kitchen. Parang di ko kaya gawin ko. Kala ko, pag nakita mo nang ginawa yun, alam yung materials, magagawa mo, hindi ganun eh. Pero pag natutunan mong gawin yung dapat mong gawin, naka-focus ka, alam mo na, alam mo, kailan matatapos. Kailan mo matatapos yan? Hindi ko alam eh. Ba't hindi? Sino magagawa? Ikaw. Ba't di mo alam kailan matatapos? Either hindi mo alam nga yung mga dapat mong gawin, hindi mo pa nagawa. Pero pag paulit-ulit mong ginawa, nakagawa ka na ng ref, isang oras lang yan, papalitan mo yan. Alam mo na, di ba? So naka-focus ka sa gagawin mo, pati yung mga umaasa sa'yo, alam niya na. Patutulad na, kung nag-aayos ka ng rin, kaya ito, babantayan ka na may-ari, eh busy rin yung may-ari, ano, babantayan kita yan hanggang matapos mo yan, di ba? Siyempre, hindi, di ba? Kaya kung naka-focus ka, alam yung ginagawa mo, nakatulong ka sa sarili mo, tsasya ng tao. May gusto ko sabihin dito, number three, ang isang tao para makapag-focus sa ginagawa niya, alam mo yung gagawin mo, hindi lalagpas, hindi yung sobra. Yung binanggit natin kanina, ikaw ay learned. Diba? Inaral mo na yan. Ang daling mag-focus pag alam mo na, sa ospital ngayon ako, dahil may sakit. Pag hindi mo inaral yan, hindi ka makaka-focus. E paano mo mag-focus? Ang dami nun. May sistema yan. Lahat ng bagay may sistema. Pag inaral mo, okay? Kaya kayo, mga bata, di ba? Justice, sasabi ko sa inyo, matuto kayong magbasa. Pag matuto kang magbasa, nakakabasa ka ng marami. Pag nakabasa ka ng marami, yung mga bababasa mo, matutunan mo, magagamit mo yun to build up to another level of understanding. Yun ang totoo. Kaya sabi sa inyo, lagi, matuto ka magbasa. Ihirap niya kang magbasa, aralin mo. Huwag kang manghinayang kasi yung katulad nyo ngayon, nag-church kayo, i-build up nyo yan. Arnel, lahat kayo, yung mga anak ko, minsan nag-asawa na rin sa akin, pero anong gagawin ko sa kanila? Anong tutuko ko sa kanila? Alam ko na yun ang makabuti sa kanila eh. Kaya pwede magtamad-tamad. Kahit sa simpleng bagay ng pag-toothbrush. Alam ko yun eh. Dati, ganun din si Dari, mag-toothbrush ka. Simpleng bagay lang yung minsan nakakatamad. Maglalaro pa ako eh. Pero yung ngipin pala, pag di na-toothbrush, naisira. Pag nasira na yan, lalo pag wala kang pampaayos, nakakahiyang ano, minsan, di ba? Pag nakakahiya, hindi ka magtabaw ng maayos. Pag hindi ka magtabaw ng maayos, ang dami na. Parang train na yan, sunod-sunod na yan, okay? Kaya ganun yung mga bata, pag natuto kong magbasa, kung babasa ka, natututo ka, marami kang matutunan, okay? Sa bagay, mas madaling mag-ayon, madaling na mag-ano, makinig na lang. E kaso, sino naman tao mo ay mag-tsatsaga sa'yo? So, kaya nga maganda kayo, may mga video na, paulit-ulitin mo na lang, minsan ayaw mo pa rin. Pero ang maniwala kasi, ang maganda, mabilis magbasa. E, ganyan mo lang yun na, ganun pala. Yung makilala ko gano'n, yung mga boss na, boss, hindi lahat ha. Pero iba gano'n. Hindi yung maunahan yun, pag sinulat mo yan, basa, mabasa yan, alam pag hindi may mali. Kaya tandaan nyo yan, okay? So, learning, number one, of the stability. Number two, ma-realize mo ang Diyos ay makapangyarihan. Magiging stable kung makapag-focus ka nun. Pangalawa, alamin mo, aralin mo yung dapat mong aralin. So sa case natin, gusto mo maging soul winner. Kung focus ka doon, aralin mo lang. Parang hirap niya kasi paano pag tinanong ganyan. Aralin mo yan, makapag-focus ka yan. So ganun din tayo ngayon. Kaya puro tayo aral. Hindi tayo pakyun, papogi, paganda ng church. Walang pakinabang doon, dumadami nga sila, hindi sila natuto. Diba? Nakakatamad, aral na naman yun, talagang dapat natin gawin. Para mag-focus tayo sa gawain ng Diyos, kailangan mag-aral. Marami tayo may kilala, pag tanda-tanda nyo, mga pastor pa, mali doon sa bagay na yun. Yung napaka-importante na, 2,000 taon na itong New Testament, yung Old Testament, tagal na ito, hindi mo pa rin naintindihan. Nideserve na nga ng Diyos yan eh. Hindi pa rin alam yung kalooban niya, pastor na pa, paano yun? So medyo nakakahiya pag ganun. Pero still, kahit di ka pastor, di ba, Kristiyano ka matagal, hindi mo inaral yung Bible, sabihin mo, sumasamba ka sa Diyos. No?
pwede naman yung pangit lang, di ba? So, para mag-focus, stable, kilalanin mo ang Diyos, magtiwala ka sa Kanya, makapangyarihan siya. Pangalawa, mag-aralin mo. So, number four, sabi nito, the Lord God that opened my ear, and I was not rebellious, neither turned back away. Ang sabihin nito, so, tinutukoy niya actually dito later si Jesus Christ too. Kung titignan niyo dito, later yung tinutukoy dyan si Jesus, yan sa verse 6. Diba? I gave my back to the smiters. Kamaya tayo dyan. So, number 5, sabi dyan, paano ka makapag-focus? Okay, stable ka na, okay. Inaral mo na. Alam mo na ang Diyos ay nagitiwala kasi na ang mga pangyarihan ng Diyos. Kaso, sabi dito, bukod sa binuksan niyo yung kanyang ear, pwede na sa learning kasi yun eh. Sabi niya, I was not rebellious. Ibig sabihin pala, kailangan mong gawin kasi iba sa atin, tumatalino ka na rin. Pero hindi mo naintindihan yung authority ng Diyos. It's a may ganun. Kahit sa bahay, nakakalungkot na nakakaya, may bata na tumalino, gumaling, dahil tinuruan ng magulang, ng teacher. Bandang huli, hindi niya alam kung sinusundin niya. Eh, matanda na ako, isa lang buhay. Diba, hindi na maniniwala sa Diyos. Ano ba yun? Diba, nag-rebelde na. Okay? May natutunan siyang konti, yung pinaka-basic, iniwanan niya. So, paano ako mag-focus pag ganun? Kaya yung nakikita ko ito, so medyo advanced natin sa mga matanda na ito, katulad namin. Marami nakikita dyan, kaya marami iba-iba churches. Okay na, topic kanina umaga. Ano nangyari dito? Kung susunod lang tayo sa Bible, maliligo ba tayo? Hindi dapat. Pero paano nagkaroon ng mga ibang churches na sobrang iniba, mayaman pa, pero sumusuway naman sa Bible, so nagaling yun. Hindi sa rebellion. Yun yung sabi ko dito, kaya hindi sila mapaka-focus, tayo ganun din. Pag nag-rebelde ka na, basta reyawan ng King James! Kasi dahil kong kilala na ayaw dyan eh. Nag-rebelde ka na, yung napaka-basic nun. Pag hindi tama ang Bible nun, ano ba, basahin natin, ano maaaralin natin, ano susundin natin. Diba? So huwag ka mag-rebelde, yung mga bagay na yun, may authority ka, diba? Yung pastor mo, habang siya yung pastor, sundin mo. Yung tatay mo, parang last week din natin ang mag-usapan, diba? Yung inheritance, diba? Mayaman yung tatay mo, gusto mo nang mamatay. Para sa Bible din, diba? Ito yung mga hari sa Bible, pinatay, nag-rebelde, pinatay yung hari, o siya na yung hari, yes! Hindi ganun tayo, huwag kang rebelde, amen? Yes. Maniwala kayo, kailangan natin to. Kahit sa mga churches, nakapansin ko, minsan nasisira yung church, bakit? Kasi medyo tumalino na yung mga member, nahihinaan na sila sa pastor nila. Ngayon, wala tayong problema dyan kasi, di ba? Pero huwag lumalaki yung church, ganun. Yan, hina naman yung pastor. Gusto ko ako yung masunod kasi ako yung pinakamatalino na. Yun ang mahirap doon kasi, hindi nawawala yung authority sa kahit saan niya, kahit sa office, kahit sa... May authority yung nilalagay yung Diyos. Pag hindi mo na sinunod yun, dahil kung anong dahilan mo dyan, wala na, hindi ka nakafocus. Kahit sa company lalo, madala siya. Pag iniisip nila, gusto ko yung maman din, mas magaling ako sa boss ko. Ang nag-suffer yung business. Pag nag-suffer yung business, okay, parang tayo mag-suffer. So, hindi ka rin nakafocus sa business naman, ang ano niya, parang umiitay. Hindi naman lagi masama yun. Pero sa church, pag wala tayo sa focus, inisip natin, paramihan, makapaugian, yamanan, wala ka na sa focus. Ano mangyayari sa'yo? Hindi mo na magagawa yung gawain ng Diyos. Nakakalungkot yun, kasi nakakapanghinayang, amen? Amen. Pero nangyayari yun sa mga churches. So, last, verse 6 and 7. Sabi dyan, I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that pluck off my ear. I hid not my face from shame and spitting. For the Lord God will help me, therefore shall I not be confounded, therefore I have set my face like a flint. So ano nga yung flint ulit? Basta yung flint, isang matigas na bato. Hindi natin kailangan maging technical dyan. Basta yung sabi. Inaaral ko pa rin, pero yun lang, basically, yun lang yun. Isang matigas na bato. Okay? So, bakit? Sino matigas ang mga dito?
So, pwede kang maging matigas yung mukha mo sa tama, di ba? Pag solving ako, mahihain ako eh. Kailangan kong gawin eh. Anong gagawin ko? Papatigasin yung mukha ko, di ba? Kahit nahihiya ako minsan, kailangan kong gawin yun. Kaya sabi niya dito, wala pa nga tayong sabi dito, ano nangyari sa kanya? Si Jesus to eh. Alam niyo ba ito, familiar? Siya yung, di ba, sinapak siya, sinampal siya, pati yung kanyang, di ba, pag sinasapak kasi, ano yung bigote mo eh. Sabi doon, naratanggal na yung bigote niya, sobrang ano eh, tindi, di ba? Kaya sabi dito, I hide not my face from shame and spitting. Ibig sabihin, galing na sa'yo, pwede ka namang tumakbo or something, magtago, di ba? Alam niyo yung papatayin siya, di ba, si Jesus? Yes, so good lang. Sabi ng mga, huwag ka na pupunta sa Jerusalem. Alam niya yon. Pero pumunta pa rin siya. Bakit? Para sa kaligtasan mo. At kaligtasan ko. So yun ang matapang at the same time, naka-focus kasi siya eh. Kaya number five natin, by trusting the Lord, even in hard times and persecution. Pag ikaw yung natakot ka na, ay masasaktan ako dyan. Sabi ng Diyos, gawin ko ito, baka masaktan ako, magalitan ako. Hindi ka makaka-focus pag takot ka dun. Amen. Kaya sabi dito, magtiwala ka sa Diyos ngayon. Kahit pa masaktan ka, kung magawa mo yung dapat mong gawin, okay lang yun. Focus ka lang. Yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. At ganun din tayo dapat. Kaya may pinukumpara, sabi niya, for the Lord God will help me. Okay, masasaktan ako, pero tutulungan ako ng Diyos. Diba? Mahihirapan ako, pero tutulungan ako ng Diyos. Kaya magtiwala ka. Parang babalik tayo sa verse na sa point number 2. Kaya kang tulungan ng Diyos. Pero ngayon, pag nahihirapan ka na, kaya kang tulungan ng Diyos. Kaya sabi dyan, oh, kinumpara niya yung I have set my face like a flint. Ibig sabihin, yung mukha ko, dito ako pamunta, walang pipigil sa akin kahit sibat. Diba? Sabi nga nila, dati ngayon, hindi na sibat eh. Tangke na. Nyok na, di ba? Kaya itong mga, yung mga gera ngayon sa China, sa India, sa ano, urong labanan niya, tutukan niya ng baril. Palaki yan sila ng baril. Nag-invento pa sila ng mga malalakas na baril. Yung ba, laser na tinatawag. Ina-invento nila. Amen? Yeah. E paano ba? Gagawin mo yung kalooban ng Diyos, tapos haharangan ka ng baril. Anong gagawin mo? Iset mo yung mukha mo. Ibig sabihin yung mukha. Ibig sabihin, talagang gagawin mo to. Sabi niya, and I know I shall not be ashamed. So pag sinabing ashamed dito, hindi ka mahihiya, hindi ka mapapahiya. Yun yung sabihin niya. So hindi lang mamahihiya, hindi ka mapapahiya kasi siguradong victory. Pagkasama mo ang Diyos, determinado ka, alam mo yung gagawin mo, nakafocus kasi dapat mong gawin, kanino ka matakot? Sabi sa nabasa natin ng Hebrews kanina, di ba? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Who for the joy that was set before him, grabe doon, endured the cross, despising the shame, ito yung mismo yun, oh, and sat down at the right hand throne of God. Okay, kung alam mong tama yung ginagawa mo, amen, tigasan mo yung mukha mo, diretso lang, focus ka lang sa gagawin mo, mahirap, nakakahiya, kung ano man yan, kung importante yan, mag-focus ka dyan, amen? Sige lang, tuloy lang. Naka-focus ka na eh. The Lord is able to help us in times of need. Okay, mag-focus tayo. Ano yung dapat natin gawin? Sa church, mag-soul winning, mag-akay ng kaluluwa, mag-baptize, makinig, salita ng Diyos para alam mo yung gagawin mo. Gawin mo na. Ganun yan. Walang katapusan to kasi may laging may mga bata, laging may mga manghihina, may mga maitisod. Yung gawain ng church, tuloy-tuloy. Nahirap man. May disappointment. Minsan, may disappointment mo, mga anak mo, asawa mo, gano'n eh. Pero sige lang. Amen? Amen. Mahal ka lang. Mahalin mo yung kaluluwa, yun dapat mong mahalin, mahalin mo yung salita ng Diyos. Amen? Pag mahal mo ang Diyos, lagi ka sa church, lagi mong babasahin yung Bible mo. Amen? Lalo na pag maganda, ang Bible mo, bagong-bago. Pero yung iba, kahit walang pakialam eh. Diba? Dati ako, wala akong magandang Bible dati. Pero basa lang. Eh, ibang ganda ng Bible, walang ginawa. Hindi pa. Okay, kasi ang pinakamaganda salita ng Diyos, yung mismo nga salita niya. Hindi yung covering, hindi yung ano. Amen? Yes. Kasi na, ibang ginawa. Salamat. I pray na
simpleng topic pa lang, but napaka-importante sa panahon namin, ng mga kalituhan niya, mga false teacher, paano kayo mag-focus, minsan nai-discourage na, hindi alam kung saan magiging kusa, magtatapos. Siyempre, Panginoon, na maintindihan namin na kayo po ay stability at foundation namin dapat, at kayo din, aligtasan, magligtas na kami, alam namin, Panginoon, tatawag, kami anak nyo, so kami tatawag sa amin naman, kayo po yun, so we pray na stable kami, be faithful din kami, Panginoon, malaman namin kayo makapangyarihan sa lahat, malaman na yung time namin, gamitin namin sa pag-aaral, malaman namin, parang ang focus ko, pag kami marunong, alam namin ang hindi dapat namin ka-involve, dapat namin gawin, alam namin, ang pinag-aralan namin yan. Hindi kami mag-rebel against you, Panginoon, kahit magaling na kami sa kalagay namin. And then lastly, Panginoon, may panahon na kami may persecute, may mga hard times, Panginoon, yung mga kasama namin dito, iba, Panginoon, masalang sa kanilang mga magulang, ina-allow sila, Panginoon, ingatan nyo mga bawat isa, deserve nyo pa ang mga tabaho, Panginoon, namin mga pinagkakitaan din po, Panginoon, mga magulang ng bata ko, Panginoon, we pray na sila po yung mga kilala sa inyo, hindi pa, we pray na tatay ni Pamela, Panginoon, tatay ni Chelsea, Panginoon, makausap din namin, tatay ni Lian, tatay ni Jasip, Panginoon, we pray na kayo po liligtas din, Panginoon, dahil wala kami pakinabang sa mundo, ito hindi kami ligtas. So, we pray na papatuloy bawat isa, may po rin naman bless sa aming kasalusaluhan. Ngayon po salamat sa inyong mga salita. Sa mga kapatid na nagtitiwala, nagtatapat sa inyong Panginoon. Yung malalaki lang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.